mga kababayan ko rito sa... Upo lang po kayo, sir. Sorry po. Sir Gas. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Kumusta po kayo? Alam kong mahirap ang ating panahon ngayon. Lahat po ay naghihirap. Alam kong mahirap yung panahon. Kami ni Pangulong Duterte, nahirapan din po kami tulad ninyo. Pero hindi po kami nawawala ng pag-asa. Kayo po ang nagbibigay lakas sa amin para po paitingin pa po at siservisyo sa inyo para po malampasan natin ang pandemya ito. Huwag lang po kayong mawala ng pag-asa. Tandaan ninyo, magtulungan lang po tayo. Malalampasan natin ito ng kakaisang Pilipino. Ang pera po, kikitain natin. Ang gamit po, nabibili natin. Subalit yung pera kikitain po natin ay hindi po nabibili ang buhay. Lost life is a lost life forever. Importante, buhay po tayo. Malalampasan, maniwala kayo sa hindi, malalampasan rin natin itong pandemyang ito. Peace lang po tayo. Alam po, dami na pong hindi naka... Naiinip. Naiinip tayo. Eh, hindi naman to ang nangyaring ito. Hindi lang po ito sa ating bansa nangyari. Nangyari po ito sa buong mundo. Susi natin ang bakuna. Ang bakuna po'y in-order na yun. Sigurado muna ng gobyerno na ang bakunang binibili ay siguraduhin safe po. Yung safe at epektibo. Pag napatunayan na po safe at epektibo ito, pag dumating po dito, uunahin namin ni Pangulong Duterte, uunahin ni Mayor ng inyong local government, ang lahat po ng frontliners, uunahin namin ni Pangulong Duterte, ang lahat po ng mahihirap para unti-unti na po tayo makabalik sa normal nating pamumuhay katulad noon. Alam niyo po, palit na nga pa ng masa, mahirap magsalita. Yan, mas karo. Kita nyo ha, bumaliktad ang mundo natin. Pansin ninyo lang po, noong unang panahon, di ba, pag nagpatawag po si Mayor Olivares ng ano, ang pagpupulong, pag walang pumunta, di ba magagalit si Mayor, bakit walang pumunta? Bakit konti ang pumunta? Ngayon, pag nagpatawag si Mayor at marami ang pumunta, magkukumpul-kumpul yung tao, ganit si Mayor, ang daming pumunta. Noong unang panahon, pag may hawak ka na alkohol, maarating ka. Bakit kami hawak na alkohol? Ngayon, pag wala ka na alkohol, hindi ka naman kamayan. Marahil ko'y bumaliktad ang ating mundo, marahil ay sinusubukan ng ating Panginoon ang ating pananampalataya sa puong mga itapan. Paitingin po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi niya po tayo mababayaan. Hindi niya tayo. Gusto ko kayong yakapin. Kanina si Manang, kanina may lumalapit dito, yung 84 years old. Gusto kong yakapin. Kaya ako naman po ang medyo umihiwas dahil baka sabihin hindi tayo sumusunod sa social distancing. Hindi ba magpaling kaisin na hindi mo kamayan o yakapin yung kapwa mo Pilipino? Importante po, ingat lang tayo. Suot kayo ng face mask at face shield. Yun ang importante yung protection natin yan. 90% sa pag-aaral, pag naka-face mask at face shield, mas maiwasan po. At sinabi ko po kanina kay Manang, may dala rin po akong vitamin sa inyo. Inumin nyo po ito. Pag malakas po, pampalakas ang resistensya. Pag malakas po ang inyong resistensya, mas lalaban po ang inyong katawan kontra sa COVID-19. Ngayon, isa-isahin ko muna pasalamatan yung mga opisyales na dito po. Maraming salamat sa inyong oras ko. At kasama naman tayo, sir, sa pagsiservisyo sa mga kababayan natin dito sa Paranaque. Ang inyong masipag na mayor, kabigan ko po noon pa, Mayor Edwin Olivares, sir. Maraming salamat po, sir. Ang ating kongresista, dito sa kongresista, ang kanyang kapatid na si Congressman Eric Olivares, masipag na ito. Yung
course, ang ating kongresista rin po sa inyong kabilang distrito, Congress Woman Joy Tambunti, palakpakan po natin, Ma'am Joy, ang kanyang dating congressman, ngayon po ay under na sa kanya, under sa bahay, under po sa lahat. Si Sir Gas Tambunti, palakpakan po natin. Sino ba ang ma-under kay Ma'am? And of course, ito po, kaibigan ko rin po, matagal na tuwing may nasusunugan dito, kami parating nag-uusap, binabalitaan niya ako. Kami niya, Kuya Bo, may masusunugan niya sa Paranaque. Ang ating Vice Mayor, matagal ko na po kilala rin po, kuya niya na si Sir Roelo Bisaya rin ito, Vice Mayor Rico Goles, parapakan po natin. Ating City Administrator, Attorney Ding Soriano, parapakan natin. Meron ako kaibigan, congressman po ng Quezon City, artista po, mabait, at guwapo. Lamang lang siya sa akin ng tatlong paligo, kasi buti siya, may nagpapaligo, sa akin wala. Congressman Alfred Vargas po, magpapakan natin. Panood niyo sa TV, Alfred, mamaya meron pa akong papakilalang artista sa inyo. Ito, maraming naliligo, maraming nagpapaligo. Andito rin po ang aking kaibigan, idol ko sa basketball noon. Naging coach na rin po at naging konsehal. Councilor Pinky Pabis, palakpakan natin. Andito rin po si Councilor Wago Soto, palakpakan po natin. Councilor Tess Diasis, ma'am, salamat po. Councilor P.M. Vargas po ng Novaliches, palakpakan natin. Yes, City ito. Ito, mga loyalista ni Pangulo. Brownout? Alam ko, Brownout, sinasabotahe ako ni Trillanes nang nandito siya. Pag nandito siya, isabit niyo dyan sa mga bakal, talik niyo dyan. Ito, loyalista ni Pangulong Duterte, kahit saan, noon pa man, 2015 pa po, inyong kapitan, si Barangay Captain Peter P.A. Velasco, palakpakan natin. Kagawad Alan Imus Cruz, Kagawad Bong Francisco, Kagawad Cacho Arellano, Kagawad Cruz, Kagawad Edel Mendoza, Kagawad Ferrer, Barangay Administrator Boss Bumoy Toscano, Barangay Secretary Egot Mendoza, Barangay Treasurer E.A. Atienza, SK Chair Agnus De Arce, at si J.R. Velasco ang kanyang kambal. Andito rin po ang ating mga pulis. Gusto ko lang po bigyan ng recognition ng ating mga pulis. Tingnan niyo po ngayon ang mga pulis natin. Ginagalang. Sandali, huwag kayo magpapaulan po. Doon yung iba sa tabi. Pero mag-social distancing kayo, ha? Ma'am, dito ka, ma'am. Ma'am, dito kayo. Dito kasi anong ba dito, kapatid. Yan. Ito naman. Bakit umuulan? Kumanta ba si Philip kanina? Eto po, idadaan ko lang muna yung storya sa mga pulis. Ang pulis ngayon, ginagalang, nire-respeto, at nalalapitan natin. Dito lang ako ng panahon, ako takot ako sa pulis eh. Ngayon po, ang pulis ginagalang, nire-respeto, at maasahan niyo po, hindi po magiging successful yung kampanya ni Pangulong Duterte laban sa kriminalidad, laban sa illegal na droga, kung hindi po sa tulong ng ating mga pulis at militar. Kaya, dinoble ni Pangulong Duterte ang sahod ng mga pulis noong 2018 dahil para magsipag pa ang ating mga pulis na labanan po yung mga kriminal. At ako po inutusan niya, sabi niya po, kausapin mo yung mga senador at congressman para matupad ko yung pangako kung idoble yung sahod ng pulis at militar. At meron pang isang rason kung gusto niyo malaman yung pangalawang rason kung bakit dinoble ni Pangulo yung sweldo ng mga pulis. Gusto niyo malaman? Sekreto ito, ha? Kasi po, yung unang rason para magsipag pa silang magtrabaho. Pangalawang rason, sekreto ito, huwag kayong maingay sa mga pulis.
Kasi po, ang ilan sa mga pulis, doble po ang asawa. Totoo? Ha? Ano po, pulis, kumasangayan sa zone. Sige lang, basta masipag pagtrabaho. Palakpakan po natin ang ating mga pulis. Dito si General Eli Cruz, ang ating Southern Police District Commander, at ating Chief of Police ninyo na bago, na-assign rin ito ng Davao, si Colonel Maximo Sebastian. So, dito rin po si Dwight Ong, ating Station Commander. Dito rin po ang ating National Government Agencies. Palakpakan natin. I mean Mary Yusek po ng DSWD, Small Material po. Ito po, palakpakan natin. Ayan, sa harapan. Dito rin po, Assistant Secretary Flor Amate ng DTI, palakpakan natin. Assistant Secretary Christine Evangelista ng DA, palakpakan natin. Assistant Secretary Sharif Grande ng DOH, palakpakan natin. Aking kaibigan rin po, Yusek ng PLLO, ito yung liaison po sa Kongreso. Si Yusek G-Boy Salapantan, palakpakan natin. At bago ko po sasabihin kung ano po yung dala naming tulong sa inyo, may papakilala ko lang po. Hindi nyo na kailangan pakilala pa eh. Ano, nahihilip na, galit na sa akin. Sino po nakapanood ng pelikula ni Philip Salvador? Basta po kayo, Paranaque! Ayun! Sino po nakapanood ng Betamax ni Philip Salvador? Sandali lang po, sandali lang po. Kawalan-galan na, Senador. Hoy! Hindi ako! Yung mga, yung mga trabahan kayo dyan. Mamaya, kasama kayo dito, ha? Kasama kayo mamaya. Iwanan niyo muna yan, balik kayo dito. Balik kayo dito. Hindi, mamaya, kasama kayo. Balik na, sa hindi. Kasama kayo dyan mamaya, ha? Kasama kayo. Tama kayo. Pati mga vitamins, pampalakas ng resistensya ninyo. Para kaya nyo balihin yung bakal. Idol! Sandali na, taglaruhin ko lang ulit. Sandali! Idol mo si Philip! Sino ka idol kay Philip? Salamat po, salamat po. Ako, baka mamaya magbago yung isip niyo. Si Philip Salvador! Adapted pattern ilang Dapaw, hindi san! Adapted pattern ilang Dapaw, kasi po, nag-iwan po siya ng apat na anak sa Dapaw. Ay! Hindi ko totoo yan. Pag-aaral ako, ano gagawin niyo? Kita niyo? Oh. Mga pataga-Paranaque, ang dami ko nakitang magagandang yung istisa nito. Hoy! Ma'am! Mag-iingat kayo kay Philip. Alam niyo bakit? Bakit? Ayaw ko madagdagan yung 34 ang anak niya. Grabe ka naman, Senador! Baka ba? Baka maniwala yung mga tao sa'yo. Hindi ako sinungaling. Kung hindi ka nagsisinungaling, patunayan mo sa mga taga-Paranaque, hindi ka sinungaling. Hindi ako sinungaling. Pumito ka nga, pito. So naman talaga, pinapahama. Sinungaling niya eh. Hindi ako sinungaling. Sandali lang. May timing yan eh. Narinig niyo? Ano? Ang pito niya, pisot? Sandali lang, anong pisot? Guwapo! 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 Talaga? Yung timing, oh, yun naman pala yung isang yung pisot ko! Maraming Bisaya na dito? Ilang Bisaya? Sus, gano'o! Sus, gano'n na yung Bisaya. Sino may longgo? Ano yung longgo? Lente, damos ang longgo sa parinti ko muna. Alam mo, parinti kita! Kasi ang tawag sa inyo, ilong bo. Ang pangalan ko, Bo? Ay, tayo kaya piligo. Di ba, buwan mo si Philip? Bakla, ito yan. Sino, pisot ko. Parang hindi yun ang sabihin. Kaya ano na yan, wala naman naniwala ang pisot ka. Dahil tayo kwato ang anak mo. Grabe ka talaga. Ano, nakubugod ka na nga. Uy! Yung talaga, sino to? Ito na lang. May kwento ako sa inyo. Alam niyo po, nung isang araw, nung isang linggo, umikot kami ng Masbate, nabahaan doon. Pumunta kami ng Sorsogon, nabahaan doon, dala kami ng tulong, nagsisigawan yung mga tao. Sabi nila, wow, si Philip,
Alam niyo po, napasabi ako sa kanya. Sabi ko na sabi ko sa sarili ko nung nasa sasakyan kami. Sabi ko, Ipe, kahit na 67 years old ka na, Ipe, may asin ka pa! Mabango kinikibig ko. Ano ka ba? Ano, napatunayan, una ka na naman sa script natin. Sabi ko sa sasakyan ka eh. Alam ka, matyasa. Alam mo, napatunayan ko talaga na may asin si Philip Salvador. Nung sumakay kami sa sasakyan, alam mo, pag-amay mo sa kinikinig, maasin ko. Pero binigyan ko ng tawas. Pagkano yung tawas dito? Ha? Ano po? Eh, binigyan ko na isang sako. Grabe ka talaga, makapaniwala yung mga tao. Then sa mga kamabayan ko, please lang po, layuan nyo lang sa binit. Alam nyo, NTA ito, no permanent address. Minsan sa Pasig, sa Paranaque, hindi ba may sarili ba rito? Ha? May anak ka rito, may sarili. Sabi mo may anak sa Pasig, sa Pampanga, sa Legazpi. Meron ka inaanak, dalawa dito. Kita mo si Kumare? Pagbistado ka na. May nagbulong nga sa akin kanina, kapitbahay. Uy! Anyway, eto na lang po, bago ko sabihin ang lahat. Ngayon, may sasabihin lang po sa inyo. Di ba lahat kayo may mga bisyo? May mas mabuting bisyo, may masamang bisyo. Anong tawag lang sa mahilig sa manok? Sa bungero. Itong bisyong ito, itong mga palaalak, yung palainom, oy, matatanggap niyo rito, huwag niyo ubusin sa alak, ha? Ang tawag pa naman sa inyo, may go sa dulo. Ang tawag sa inyo, lasing? Anong paborito niyo manok? Chocsto? Anong paboritong hotel ni Pilipso? Pagkain eh, tapos naging hotel. Ano ba yan? Suki. Suki siya, di ba? Ngayon, ako po, aminin ko, meron din po akong bisyo. Ang bisyo ko po, mag-servisyo po sa inyo. Ayan, totoo yan. Pinapalakpakan po yan dahil totoo po yan. Pareho kami ni ano, kita niyo yung nagalagay sa tent ninyo, servisyo lang po. Katulad nila Mayor Olivares at Charlie Congressman, sa servisyo. Ngayon, ako po, may bisyo ko. Si Philip, may bisyo rin. Anong bisyo ni Philip Salvador? Natalino na ko sa'yo eh. Sinaman ka lang mga naman. Sinigasan mo sila eh. Doon ka magtanong. Doon, Charlie Bond. Doon. Ang bisyo ko, mag-servisyo. Anong bisyo ni Philip? Mga sinuwalan! Ako pinag Muslim kayo kami ni Tita. Assalamualaikum, ha? Assalamualaikum. Ayun. Oh, dito na naman sa kabila. Ang bisyo ko mag-servisyo. Anong bisyo ni Philip? Sus! Dito! Grabe kayo! Pater, alam mo ikaw talaga? Ang lusot. Sa Tita, tanongin mo natin sa kanila. Magkakamag-anak ba kayo? Dito, ito na lang. Idamay natin. Ngayon. Damay na. Kaya ka lang si Kong. Kong, pwede yung lahat. Ayan, damay lang. Vice Mayor Gomez. Ayan. Itong tatlong official. Distancing lang kayo, baka makakilos tayo. Alam niyo po, itong tatlong to, may mga bisyo rin po ito. Eh, kasama rin po si Kongas. Si, hindi, babae to eh. Lalaki itong bisyo ninyo. Itong mga bisyo ninyo, pang lalaki ito. Gusto niyo malaman ang bisyo ng tatlong to? Ito, laglagan lang to. Laglagan na to. Laglagan. Kahit tinulungan po nila ako rito sa lalaki, kailangan ko pong sabihin yung totoong nalalaman ko sa kanilang bisyo. Gusto niyo malaman? Gantihan na to! Ang bisyo po ni Mayor Edwin Olivares, patay! Ni Congressman Eric Olivares, patay! Vice Mayor Rico Borges, patay! Dating Congressman Gus Tambonte ay... Naku, bumbong ka na ito. Patay! Sir Gus Tambonte, bumbong ito kami. Ay, mag-servisyo din. Huwag lang kayo, maraming salamat sir ha. Huwag lang kayo lumapit kay Philip. Alam mo, bakit? Si Philip po, yung sakit niya po, nakakaawa. Buti pa po ang COVID, may gamot, may vaccine. Yung sakit ni Philip po, wala nang lunas po yan. Ano ba sakit ko? Aso.
Grabe ka talaga? Mabait po ito si Pilip. Kaya, sige na lang. Pagbibigyan na lang kita magsalita. Gusto ko lang mo magsalita. Gusto ko lang ha. Kasi umuli na. Naikli lang po. Naikli lang po. Gusto ko lang kung mas lubos yung makilala ang best friend ko. Alam niyo, ganyan lang kami magbiruan para ko mapasaya kayo. Mas kinapanandali. Alam niyo, noon pa,